Kikiramay ako sa nangyari kay Polingo. Pati kami dito sa presinto, nagulat sa nangyari. Dating nakasign dito si Garcia. Si Garcia? Dating pulis dito? Oo. Posible din po ba, Hepe, na may kinalaman si Garcia sa investigasyon sa aksidente namin ni Papa? Alam ko nang iniisip mo, Ingo. Kung may foul play man na nangyari kay Paul at Garcia, ipaubaya mo na sa amin ang pag-iimbestiga. Sige po, Hepe. Sige. Tol, yun na yun? Tapos na tayo? Tol, hindi pa tayo tapos. Kuntong pa lang naman itong pinangahawakan natin. Pero kung makahanap tayo ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may kinalaman nga siya, doon, sige, saka natin sasabihin kay Hepe. Ma, okay ka lang po? Ha? Ah, oo naman. Bakit, anak? Kasi po, para po may iniisip kayong malalim eh. Niisip ko lang kasi ang kuya mo. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Kasi anak, merong isang bagay na dapat gawin ng kuya mo. Pero maaaring maglagay sa kanya yun sa panganib. Sana nga may magawa ako para tulungan siya eh. Ma, may magagawa tayo para makatulong kay kuya. Lika na, Ma. Pagdasal natin si Kuya, na sana ligtas siya. Oo nga, anak. Pagdasal natin ang kaligtasan ng kuya mo. Hi, Iha. Ay, hello po. Kamusta po kayo? Mabuti. Ikaw, sino kasama mo? Si Mama po. Yun po siya, oh. Anita? Pati sigurado ka ba dito? Baka madali pa tayo dito, eh. Basta manahimik ka na lang. Tulungan mo na lang ako maghanap dito. Ito na nga. Tol! Kaya report ni Garcia, Tol, no? Tungkol sa nangyari sa inyo. Papa, kay! Wala tayong pena, anak. Noong gabi nung bago kami maaksidente ni Daddy, may nahuli siya. May nahuli siyang ex ko na si Randy Ruiz. Dahil may dala siyang mga tools na pangkalas sa mga gamit ng kotse. Nung nalaman ni Garcia na nawalan kami ng preno at aksidente yung dahilan, napaisip siya na malamang may kagagawa noon si Randy. Circumstantial daw ebidensya. Kaya ipinasara na lang sa kanya yung kaso at pinalabas na aksidente na lang nangyari sa amin. So, pwede na yung Randy na yan ang sumubutay sa kotse ng airpods mo? Malamang. Kaya kailangan natin mahanap yung taong yan. Ma! Magkakilala po kayo ng kaibigan ko? Oo. Kasi anak, yung kaibigan mo, siya ang lola bilin mo. Talaga po? Kaya naman po pala malapit ang loob ko sa inyo. Kasi po, lola ko kayo. This is a mistake. Mama. Mama, sandali lang. Isipin niyo naman. Sa dinami-dami ng lugar, dito pa kayo nagtagpo ni Joey. Baka paraan na to ni Carlos para sabihin sa atin, nakalimutan na natin ang nakaraan. Para tuluyan ang mabuong pamilya natin, yan ang gusto niya. This is not a miracle. Malamang pinlano mo ang lahat ng to. Kunwari, hindi ako kilala ng batang yan. Gusto mong huliin niya ang loob ko para mahututan mo na naman ako ng pera. Well, this stops now. Ayoko na kayo makita ulit. Tol, sabi dun sa file, dito daw sa Barangay Siento, just mahahanap yung Randy Ruiz na yun. Eh, Tol,
10 taong niya kalipas, andito pa kaya yon? Eh, bakit, Tol? Ikaw? Ilang taong ka na ba na Tagalooban? Sabagay. Tol, chicks, akin na to. Sige, tarungin mo. Hi, miss. Pwede ba akong tulungan? Ano yun? Nawawala kasi yung puso kung nakita kita eh. Baka pwede mo akong tulungan maghanap. Naka ng teteng. Halika na, halika, 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 halika. Pagpasensya mo na itong kasama ko, may pagka-retarded kasi. May kilala ka bang Randy Ruiz? Randy Ruiz? Ah, Randy Tulis. Madalas yun sa club na pinagatrabahuan ko. Akala ko po, mabait siya. Yun po pala, galit siya sa atin. Hindi, anak. Hindi siya galit sa'yo. Kay mama mo siya galit. Bakit po ba? Ano po bang ginawa kasalanan niyo sa kanya? Kasi noon, anak, ayaw talaga sa akin ang lola bilin mo para sa papa mo. Tapos namatay yung papa mo, lalo siya nagalit sa akin. Huwag ka pong mag-alala, mama. Kakausapin ko po si lola. Sasabihin ko po sa kanya na mabait ka, na hindi siya dapat magalit sa'yo. Kakawa po ako ng paraan para magkabati-bati na tayo. Ma, you're right. Sigurado akong pinlano lahat ni Anita ang lahat ng ito. She'll do everything para lang makuha ang pera ni Carlos. Kaya nga, dapat matuloy na ang demolition ito. Dahil habang nandun ang mga squatter na yon, lalo lang nilang naisasagawa ang mga plano nila laban sa atin. Kaya pala nung unang beses ko makita yung batang yun, may naramdaman akong hindi ko may paliwanag. Apo ko pala siya. Ma, alam ko namumulila ka para sa isang apo. But you have to be wise. Remember, ginagamit lang ni Anita ang inosenteng batang yun para magawa ang plano niya. You don't have to warn me, Morgana. I know what I'm doing. Gusto lang ako linawin. May kilala ka bang Carlos Salazar? Ah, ganun ah! Uwin ka lang ba? Abuli mo na! Sa tulim na! Sige, sige, sige! Alam mo kung bakit rin itulis ang tawag sa akin? Bakit? Dahil master ako nito. Ang ganun ah. Ay! Tapos ka na. Ako naman! Oh! Alam bakit Kapitan Ingo ang tawag sa akin? Oh. Ha? Dahil Kapitan ako ng barangay! Ngayon sabi mo sa akin, sino nagpapatay kay Salazar? Napayaran lang ako, napayaran lang ako! Sino nga nagpapatay? Sabi ko na si... Sino? Sino nagsabi sa'yo? Sa braso. Tol! Kung naging alisto na sana ako, di sana nabalilis si Tulis. At nalaman ko na di ko sino nagpapatay sa tatay ko. Isilang, Tol. Kahit paano, alam na natin ngayon na hindi nga aksidente ang nangyari sa inyo ng tatay mo. Na meron nang nasa likod nun. At yun ang kailangan natin malaman. Sige, Tol. Tatanong din ako sa mga dating kakilala mga preso. Kapag nahanap na natin yung lalaki na dragon, siguradong malalaman na natin kung sino pumatay kay Tulis at kung sino nagpapatay sa tatay ko. Kapitan, nakuha ko na lahat ang records and files ni Attorney Paul tungkol sa kaso sa Looban.
laban sa AIMLAM Development. At mukhang trinabaho niya ito talaga ng mabuti. Attorney, hindi naman ako nagulat nun eh. Siyempre, nakakatuwa at nakakabilid din si Attorney Paul dahil talagang buo yung loob niya sa pagtanggol niya sa mga taga-looban. Maski naman ako, Kapitan. Kaya lang, ngayon ko palang nahahawakan ang kasong to. At malapit na ho ang deadline ng TRO. Ang kinakatakutan ko lang, maiksi na lang ang oras para mapalakas ko ng gusto ang kaso nyo. Tol! May lead na ako sa Dragon. Ano ba? Ma'am, sige. Kayo nang bahala at may paniniwala naman ako sa inyo eh. Mauna na kami. Kaya Ninggo, kailangan pa natin mag-usap. Sige na po. Kaya niyan. Tol, parang may sasabihin pa yata sa'yo si attorney tungkol sa kaso sa looban ah. Makakapag-antay naman yung tol eh. Mas ang mahalaga sa akin, mahanap natin yung taong Dragon. Dahil siyempre, pag ma-resolve natin to, alam naman natin si Morgana yung may pakinaanong lahat eh, yun sa looban. O di ma-resolve na din natin yun. Sabagay tol, tama ka. Tol, sabi ng kontak ko, Dragon Ball daw yung pangalan ng killer na hinahanap natin. At dyan natin siya makikita. Hindi ako pwede sumugod basta-basta dyan. Di pa paano kung mamukaan nila ako? Di magkakagulo sila lahat ngayon. Matatakasan tayo ulit. Ano ko ba naman? Ano yung hindi mo sabihin? Alam ko na. Magaling ka naman, di ba? Ayun, kaya mo yan. Patay tayo dyan. Ano yung ibig mo sabihin ako? Astig ka naman, di ba? Nakanantiteng, kaya mo yan. Bagay. Sige na, pahing 200. 200? Para saan? Ano ka ba? May ibang espesyal na paraan, tol. Paano siya kumpakin? Ayun na! Manong! 200 po. Dragon Ball. Sigurado ka ba, ta? Ayaw! Eh, dinig ko. Siguradong panalo daw pagka tumaya sa kanya. Lagay mo ng permo dito. Siya lang pupuntak sa'yo. Sa'yo ba? Ano po? Okay lang. Thank you po. Pakisabi kay Daddy, babalik ka agad. Bawal po kayong malis mag-isa! Sasamahan kita! Ingo? What happened to you and Junjun? Nahanap niyo na ba yung killer? Wala pa eh. Pero kung sakali yun magkikita kami, huhulihin ko na siya. Be careful, Ingo. Alam ko nandyan yung agimat mo para protektahan ka. But this guy seems dangerous. Baka may magawa siyang paraan para masaktan ka. Siyempre, mag-iingat ako. Dahil alam kong siguradong malulungkot ka pag may mangyari sa akin masama. Tsaka, kawawa ka naman ah. Ano ka ba, Ingo? Huwag mo nga ako biruin. Minsan nga lang tayo magkita eh. Siyempre, pinapagaan ko lang naman yung loob mo. I-enjoy na lang natin na magkasama tayo. Payakap naman oh. Naligaw ka ata dito sa lugar na gusto mong ipademolish. Baka gusto mo ipakilala kita sa mga kapitbahay ko. Hindi yung rason kaya ako pumunta dito. Pumunta ako dito. Nung dahil kay Helen. Gusto sana kita makausap. Lalaki sa lalaki, Ingo. Matagal ko na din po kayo gusto makausap tungkol dito, Tito Victor. Alam pong nabigla kayo tungkol sa nabalitaan niyo tungkol sa amin ni Helen. Matagal na po kami magkaibigan. Kilalang-kilala na po namin ang isa't isa. At kilala niyo din po ang pagkatao ko. Mabait po ako. At hindi ko papabayaan yung anak niya. Gusto ko ipaliwanag sa Ingo. Hindi ako nagpunta dito para ibigay sa iyong biyaya na maging kayo ng anak ko. Ho? Marahil eh, mahal mo na si Helen. Siguro, mahal ka rin niya. Alam ko, masipag ka at mabait. Pero kahit anong balat ng buto mo. Ito lang ang kaya mong bigay na buhay sa anak ko. Ito?
dito sa looban? Anong problema nyo dito sa looban? Naging masaya kami dito nila Mama. At bawat pamilya na naninirahan dito, naging masaya at naging kontento sa mga buhay nila. Para sa'yo, maayos yun. Pero hindi ko pinangarap para sa anak ko maging kontento lamang. Ang gusto ko ay Helen, ang pinakamagandang buhay na may bibigay. Pero sorry, Ingo. Sa tingin ko, hindi mo kayang ibigay yon. Tito Victor, sana mabigyan nyo naman ako ng pagkakataon. Kung kaya mong ibigay ang buhay na binibigay ko kay Helen, papayag ako magsama kayo. Pero Ingo, nakikiusap ako sa iyo ngayon bilang ama. Ikaw na sana ang kusang lumayo sa kanya para hindi na kami mag-away dalawa.